Okay, salamat po sa mga awitin po na yan. Dako na po tayo sa pinakamahalagang bahagi po ng ating pong gawain. Tayo po lahat ay tumayo. And please open your Bibles in the book of John, chapter number 7. Kayong umaga, napag-usapan po natin all about spirituality. Ano po? So what matters most, kapatid, not the personality, but yung ating pong spirituality. Okay? Ngayong hapon, ang pag-uusapan po natin is all about doctrine. Amen. Okay, chapter number 7 ng ating pong mga Bibles. Kita niyo na? Okay, chapter 7 in verse number 14. Babasahin ko po, pakisundan na lang po sa inyo pong mga mata. Now, about the midst of the feast, Jesus went up into the temple and thought. And the Jews marveled, saying, How knoweth this man letters, having never learned? Jesus answered them and said, My doctrine is not mine, but his that sent me. If any man will do his will, ibig sabihin niya, yung his niyan, ang tinutukoy dyan, ay yung nagpadala sa Panginoong Heso Kristo. He shall know of the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself. He that speaketh of himself seeketh his own glory, but he that seeketh his glory that sent him, the same is true, and no unrighteousness is in him. Did not Moses give you the law, and yet none of you keepeth the law? Why go ye about to kill me? Okay? Ang pag-uusapan po natin ngayong hapon, kapatid, the right doctrine will lead us to right living. Okay? Pag tamang doktrina, tamang buhay. Prinsipyo po yan. Ano po? Yan po yung pag-uusapan po natin. Bagamat naririnig yun na po sa akin ito, pero mas maganda, mula po sa mga binasa natin talata, kuha po tayo. Pag-usapan po natin ito. Okay? Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos na mapagpala at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat muli sa hapong ito, Panginoon, na muli tinipon niyo po kami upang kami po ay makapakinig at mag-aral niyo pong salita. Salamat din po sa mga bisita po namin, Panginoon, maging ang mga kapatiran na nasa Google Meet at Facebook Live, Panginoon. Kayo po ang manguna at gumabay sa bawat isa, maging sa mga bisita po namin na naka-tune in po ngayon sa Facebook Live, Panginoon. Ang dalayan ko po at hingiling ko, bigyan niyo po sila ng puso na masunurin, Panginoon, upang mamaya kayo po ay tanggapin po nila bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Salamat po, Ama. Binabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri at pasalamat. Gabayan niyo po kami, samahan niyo po kami. Empower your message, Panginoon. Empower the word. Gamitin niyo nga lang po ako bilang tagapagsalita po niyo. Ito po lahat ang aming samot na langin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, maraming salamat. Pwede po mga po. Now, pag-aralan po natin yung kwento. Ano po? Now, nagsimula po itong lahat nung ang Panginoong Heso Kristo ay nangangaral po doon po sa templo. Okay? Now, tingin po ang verse number 14. Now, about the midst of the feast, Jesus went up into the temple and thought. Nakagawian po ng Panginoon na lagi po siyang magtuturo while he was in the temple. Wala po kasing ano, wala pong kung tawagin natin, walang eksena sa Biblia nang pumunta ang Panginoon doon ay hindi po siya nakapagturo. Ano po? Now, lagi-lagi po yan, kapatid, kasi kinukuha po ng Panginoon yung sandali upang mangaral po lagi po siya ng salita ng Diyos while he is in the temple. Okay? Kasi, of course, alam naman po natin, kapatid, na yan naman po talagang pangunahin na trabaho po ng Panginoon, mangaral po ng salita ng Diyos. But, habang siya po ay nangaral ng salita ng Diyos, in verse number 7:15, ang sabi ng Biblia, The Jews marveled, saying, How knoweth this man letters, having never learned? Gamin ti pamatida, si Jesus Christ ay isa lang pong anak ng karpintero. Ano po? Na of course, yung tatay niyang si Joseph, wala din po siyang pinag-aralan o wala po siyang mataas na pinag-aralan. So therefore, kinocompare po nila itong mga Hudyo na to na si Jesus Christ ay ganun din. Okay? Mababang pinag-aralan, wala siyang kaalam-alam. Pero nung siya po ay nangangaral na sa templo, ang tanong ng mga tao ay ganyan to, How knoweth this man letters? See? Kapatid, kasi ang words, binubuo po ito ng mga letters. Naunwaan niyo po, yung tanong po nila, kas ano nga amo na tiagbasa na ito natutuusan, hanamot niya amo tiagbasa iti letra. Kung hindi siya marunong magbasa ng letters, how can he
how can he read yung mga words? Okay? So nakita po natin, ang baba ng turing ng mga tao sa Panginoong Heso Kristo. Nagbabati pa nakita na, ganun po ang tingin nila sa Panginoong Heso Kristo. But ang sabi ng Panginoon in verse number 17, ito ay isang hamon. Okay? He goes on to challenge yung mga crowd, yung mga Hudyo. Ang sabi niya po rito kapatid, verse number 16. Jesus answered them and said, "My doctrine is not mine, but this hath sent me." Ang sabi niya, anuman yung aking pinapangaral, originally hindi galing sa akin. See? Hindi galing sa akin to. May pinanggalingan, ada itinaga po na, dito yung isusulukin niya yun. Kaya kapatid, sa lahat mga preachers, wala pong original sa amin. Ma? Naunuan niyo po yan? Walang original na sabihin na, oh, shakti original. Shakti muna ang inang isuro dito. Hindi po. Lahat ng preaching galing yan sa salita ng Diyos. See? Kaya ang sabi niya kapatid, anuman yung aking doktrina, hindi ito sa akin. See? Kundi ito po ay doktrina ng aking Ama. Nakukuha niyo po yan. Okay? So sinagot po ng Panginoong Heso Kristo yung katanungan ng mga tao. Kasi nga po yung mga tao, ang akala nila, itong Panginoong Heso Kristo, ang alam niya lang ay magbasa ng mga numero. See? Kasi karpentero po siya eh. Niya, amuna lang, agbilang tik, may isa, dua, talo, upat. So regarding sa letters, wala po siyang alam. Nakuha niya po? Kasi nga karpentero eh. Oh, pero ang taka nila, hindi lang letra ang alam niya, kundi yung words. Pero kapatid, hindi lang basta-basta ang words. Yung sinasabi niya ngayon, nabubuo into a doctrine. Nabubuo ngayon sa isang pangangaral. Naunuhan niyo po? Kaya ang tanong nila, paano nangyari ito? So ang sagot ng Panginoong Heso Kristo, hindi yan galing sa akin. See? Galing yan sa nagpadala sa akin. So ang tinutukoy po ng Panginoong Heso Kristo, walang iba kundi yung Diyos Ama. Yung po ang pinanggalingan ng mga doktrina. Okay? Now, pagdating po sa verse number 17 ay ito ngayon, yung hamon niya. Okay? Ang hamon niya ngayon sa verse number 17, okay, ganito na lang. If any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself. So sabi niya, kung gusto at nais po natin na ang buhay po natin ay maging tama. Kasi yun naman po ang pinagyayabang ng mga Hudyo, yun ang pinagyayabang ng mga Pariseo, kasi ang mga Pariseo, mga strict po yan regarding sa law. See? Strict po yan sa pagsunod nila ng batas na sinasabi. Pero ang tunod yun, kapatid, ito. Okay? Ang sabi ng Panginoon dito, if any man will do his will, see? Yung kalooban ng Panginoon, malalaman mo na ito ay tama, kasi bakit? Sa buhay mo, nagiging maayos ka. But ang mga Hudyo po kasi, lalo po yung mga Pariseo, sa sobrang yabang, yung damit nila may mga gito, ang tawag po dito ay fringes. Okay? Ang tawag niya fringes. Napapalibutan po yun ng mga fringes, kapatid, yung mga damit nila. Palatandaan niya na ano? I know my law. I know my book. See? Okay niya po. Pero ang totoo niyan, kapatid, okay? Ang kaalaman po nila ay kakapirunggut lang compared po yan sa kaalaman ng Panginoong Heso Kristo. Kaya ang challenge na, kung talagang alam ninyo ang salita ng Diyos, bakit hanggang ngayon, baluktot pa rin ang buhay ninyo? Yun. See? Kasi nga kapatid, ang problema sa kanila, namimili lang po sila ng doktrina po nila. See? Chosen doctrines lang po ang pinipili nila doon po sa Torah o doon po mula po sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, doon sa limang aklat na yun or doon sa tinatawag po natin na yeah, yung Torah na yun. Ano po? Pinipili lang po nila yung susundin po nila. Kaya kapatid, totally, hindi po talaga maayos ang buhay nila. Kaya ang challenge ng Panginoon, okay, sige. Kung ang sinunod ninyo ay kalooban ng Panginoon, sabihin nyo sa akin, kung hindi maayos ang buhay ninyo. Pero kung maayos ang buhay ninyo, alam ninyo na tama yung aking doktrina. Nakuha niyo po yun, yung hamon po niya. See? Kaya kapatid, mahalaga po talaga ang doktrina. Kaya kapatid, pag tama ang doktrina, tama ang pamumuhay, at ito ang nagiging dahilan kung bakit tayo nagbibigay ng glory sa Panginoon. Nakuha niyo po. Ulitin ko po ha. Pag tama ang doktrina, tama ang buhay, tama ang lahat ng panambahan natin sa Panginoon, everything that we do na para sa Panginoon ay tama.
Therefore, God is getting glory doon po sa tamang ginagawa po natin at hindi po doon sa mali na ginagawa. Naunawa niyo po? Kasi ang Diyos kapatid, ang gusto ng Diyos, ang susundin po natin ay yung kanyang kalooban at hindi yung sa atin. Kasi kapatid, yung sa atin, it will never please God. See? So ngayong hapon, meron pong dalawang, kung tawagin natin, dalawang proof na binigay ang Panginoong Hesus Kristo para ipaalam dun sa mga Hudyo na tama yung kanyang prinsipyo o yung kanyang doktrina. Okay? Now, ito po ay magandang sundan po natin, kapatid. Kasi hindi po pwede magkamali ang Panginoon. Hindi po pwede magkamali ang salita ng Diyos. Kung ang Panginoon ang susundin po natin, kapatid, hindi po tayo dadalhin sa kapahamakan. Na lagi kong sinasabi sa atin, ano po, if we will just follow. Kung susundin lang po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos, wala po napapahamak na tao. See, ang problema kasi, lagi po eh, ang Biblia ang nakasunod. Hindi, dapat ito yung Biblia, tao ang sumusunod. Nakuha niyo po yung prinsipyo na yan. See, ang tao ang sumusunod kasi ito, hindi ka dadalhin sa kapahamakan. Now, to prove na tama ang doktrina ng Panginoon, ay meron siyang binigay na dalawa. Dalawa lang po ang pag-uusapan po natin yun. Duwalaang niya ang pag-uusapan po natin na sinabi ng Panginoon just to prove na tama yung doktrina ko na galing sa tatay ko. Kasi kung mali ang doktrina ng Panginoon, mali ang doktrina ng Ama. Ganyan naman po yan eh. Naunuan niya po. Pero ang tanong dito kapatid, bakit niya challenge yung mga kung ang Panginoong Hesus Kristo ang mali, bakit pa may challenge sa mga tao na ano? Sige, tignan natin kung sino ang tama ang buhay. Okay, now, tignan po nyo ito ha. Dalawa lang po ito, kapatid. In verse number 18, ang sabi ng Biblia, He that speaketh of himself, seeketh his own glory. Okay, yan po ang sabi ng Panginoon. Therefore, ang Panginoong Hesus Kristo, He did not speak of himself. See, kasi ang sabi niya, yaong nagsasalita ng patungkol sa kanya, ang nangyayari, kapatid, ang nangyayari, kinukuha niya lang po ang glory ng Panginoon at hindi napupunta sa Panginoon. Seeketh his own glory. Okay, tignan niyo po ito ha. Now, ang Panginoong Hesus Kristo, alam po natin, siya po ay nagkatawang tao. Tama? Diyos na nagkatawang tao. Dapat tanggapin po natin kapatid, ito ay doktrina po natin. Siya ay Diyos, 100% Diyos, pero nasa katawang tao po siya. So 100% man, at the same time 100% God, ang Panginoong Hesus Kristo. Okay? Now, kung ang Panginoong Hesus Kristo would be speaking of himself bilang tao, Okay? Tingnan po natin po ito. Ano ang accomplishment niya? Kung siya ay magsasalita at ipagmamalaki niya ang kanyang accomplishment, kapatid, ano ang accomplishment po niya na nirecord po ng Biblia? Aralin po natin, kapatid. Okay? From birth hanggang sa kanya pong 2 years old, recorded ng Biblia po yan. Tama? Hello? Matthew chapter number 2. May record po yan, kapatid. Nung siya'y pinanganak, and then at the age of 2, kapatid, hinanap na po siya ng mga tao ni Herod para patayin. Doon na po, that is recorded in the Bible. Pangalawa, yung age 3, papunta ng 11, do we have a record? Wala. Okay, wala pong record ng Biblia. Sa buhay ng Panginoong Hesus Kristo, pagkatapos po niya, na ipanganak doon po sa Sabsaban at pagkatapos pong hanapin ng mga tao ni Herod ang Panginoong Hesus Kristo, wala na pong record tungkol sa Panginoong Hesus Kristo at the age of 3 going to age 11. Naunahan niyo po? So dalawang taon lang na merong record. Yung kapanganakan at saka yung age 2. Pangalawa kapatid, anong sumunod na record ng Biblia? Doon po sa Book of Luke, chapter number 2. Luke chapter number 2. Now, ito po yan. Ang sabi ng Bible po sa verse number 41.
Now, his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. And when he was 12 years old, okay, recorded po yung age 12 ng Panginoon. Okay? At saan po siya nakita? Natagpuan po siya doon po sa templo. Sinabi ko sa inyo yan. Bakit at the age of 12, andun po sa templo? Because he was presented sa templo as the son of the law. Nakuha niyo po ito? Nakuha niyo po? Ang pinag-uusapan po natin, kapatid, if Jesus Christ would speak of himself, ano po yung kanya po accomplishment? See? So, at the age of 12, kapatid, pagkatapos po na account na ito, silent na naman po ang Biblia. Wala naman pong record ang Panginoon from age 13 going up. Saan ulit natin makikita ang Panginoong Hesus Kristo? Sa Luke chapter 3 in verse number 23. Ito po ang record. Verse number 23, and Jesus himself began to be about 30 years of age. So, mula age 12, ano po, pagkatapos po ng age 12, silent ang Bible, yung kanyang ika-13th na taon, papunta ng year 29, wala pong record ang Biblia. Naunahan niyo po yan. Therefore, kapatid, saan po nagsimula ang kanya pong ministry? At the age of 30. No, kanya po. Now, as for the record, at ayon po sa nababasa po natin ng mga commentary, at ayon po sa mga history, ang Panginoon, kapatid, nabuhay lang po yan ng 33 years. Okay niya po? So mula po sa age 30, okay, pagkatapos ng kanya pong baptism, ang recorded lang po na ministry ng Panginoon ay 3 taon. Nakuha niya po ito? So, kung sa accomplishment, kapatid, if he would be speaking of himself, ano ang 3 taon sa Diyos? Nakuha niya po? Anong pwede niya pagmalaki sa kanyang ama? O ano sabi niya, Panginoon, 3 taon, marami akong nagawa. Ano ang 3 taon, kapatid, sa Panginoon? Wala. Nauna niyo po? Ang ibig sabihin ito, kapatid, bilang isang tao, wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa harapan ng Diyos. If we would speak of ourselves, ano po, nung tayo ay naligtas, ang accomplishment po natin is God's accomplishment sa buhay po natin. It is not our own accomplishment na pwede natin ipagmayabang, ipagmalaki sa mga tao at higit sila sa Diyos. Because wala tayong magagawa pag hindi tayo niligtas ng Panginoon. Ang ginagawa natin para sa Panginoon, it only started nung tayo naligtas. See, and we started yung tinatawag natin na ministry po natin sa church nung tayo nabaptismuhan. Because we have a pattern, kapatid. Walang record na preaching o miracle ang Panginoon before his baptism. See, wala pong record. Nagsimula ang record ng ministry ng Panginoon right after ng kanyang baptism. Therefore, that is our pattern. Yung sinasabi nating ministry po natin sa church, magsisimula lamang po yan right after ng ating pong baptism. Not before our baptism, after ng ating pong baptism. So just imagine, kapatid, okay? Iniligtas tayo ng Panginoon, nilagay tayo sa tamang simbahan, and yet, meron ba tayong pwede ipagmalaki? Panginoon, alam mo ba, 10 years na akong anak mo. Marami na akong na-accomplish para sa'yo. Marami na akong nagawa para sa'yo. Kapatid, ano yan? Ano yan, accomplishment na yan? Do we call it our own? No. See, ang totoo niyan, hindi tayo makakapag-soul winning kung unsaved tayo. See, we will never appreciate, kapatid, yung preaching na kagaya nito kung tayo unsaved. See, and reading the Bible, sino nga'y tagtsaga? Sino nga'y timangkayat niya mangbasa ti Biblia? Na nagregat niya basaan? Di ba? Oh, may mate lang nga nun. Facebook ka lang nga nun, ah. See, ag-YouTube ko lang nga nun. Inkakitag buya, kisag basbasa ka ti Biblia. What is that, kapatid? Ano ang yung tinagal na po natin sa Panginoon? Ano po yan? Alam niyo po ba, kapatid? Ang 1,000 taon sa Panginoon, 1 araw lang para sa Kanya yan. Hello? Naunawa niyo po? Yung 1,000 years, kapatid, para sa Panginoon, 1 araw lang po yan. Eh tayo, ilang taon pa lang tayong anak ng Diyos? See? Kaya nga po, ang sabi ng Panginoon, etong mga taong ito na nagyayabang
sa kalabong nagawa ay ano? Verse number 18, seeketh his own glory. Kasi gusto niya lang po na maitaas ang kanyang sarili. Kapatid, ang totoo po niyan, wala tayong pwede ipagmalaki sa harapan ng Diyos. Si ang lahat na nagagawa po natin, ito lang po ay sa tulong at biyaya ng Panginoon. We are not here, kapatid, para ano? To seek our own glory. But we are here, kapatid, para ano? Ibalik ang glory sa Panginoon. Yan po ang ano, yung po yung ating pong obligasyon, kapatid. See? Kaya nga, di ba, sinasabi natin, hindi tayo karapat dapat sa harapan po ng Panginoon. All the glory, honor, praise, and thanks belongs to us. No! Ang karapat dapat na tumanggap niyan, kapatid, ay walang iba kundi ang Panginoon. The glory, the honor, and the praise belongs to God. Kasi kung wala nga, kaya nga sabi niya, ang pakilala niya ngayon, tignan niyo po ang, my doctrine is not mine. Ang pakilala niya, ang doktrina ko hindi sa akin. Kundi ang doktrina ko ay galing kung kanino, kung sino ipadala sa akin. See? Kaya totoo ito, kapatid. Ito po yan. Ako po bilang pastor, wala pa, hindi po aking uri. Hoy, pinag-aralan ko yan, kinto ganyan, akong nakauna dyan, akong una nakatagpo yan. Kapatid, bago pa man din ako, andun na marami na po sila. Kaya nga, regarding po sa preaching, kung ang lahat ng pastor, yung sa atin na lang, okay? Pastor Hill, Pastor Ed Lorena, si Pastor RJ, Pastor Louie, ako, si Pastor Dexter, lahat ng mga missions po natin, ibigay mo yung John 3:16. Do you think na isa lang mensahe magagawa namin? Hindi. Iba-iba po yan. Naunuhan niyo po? So walang original. See? Pero merong iisang pinanggalingan ang lahat ng doktrina. At malalaman natin na ito'y tama kasi galing ito sa Diyos. Kaya sabi ko, kapatid, okay? I-check natin yon. Kung tama ang doktrina na meron tayo, nasa buhay po dapat natin yan. Naunuhan niyo po? Kakantahan ko kayo ng To Dream, The Impossible Dream. Nakuha niyo po, kapatid. See? Ano yung pwede natin pagmayabang? Wala tayong pwede pagmayabang. Kaya ang Panginoong Hesus Kristo, He did not speak of Himself. See? Kasi wala siyang bilang Diyos na nasa katawan. Tandaan niyo, kapatid, nasa katawan tao pa rin po siya. Oh. Kaya nasa ilalim pa rin po siya ng authority ng kanyang ama. At kahit na po siya ay Diyos, kapatid, ano po, nasa authority pa rin po siya ng kanyang ama. Nag-guess po ninyo? Therefore, kapatid, sa lahat ng ministry na meron po tayo, unang-una, tandaan niyo po yan, biyaya lang po ng Panginoon po yan. It is only by the grace of God. Amen? Kaya dapat, instead na sabihin natin, oh, lamok, hindi, pagbutihin po natin yung ating pong ministry. See? Pagbutihin po natin, ang pinakamagandang attitude sa gawain ng Panginoon, kapatid, magpakumbaba po tayo. See? At kung ano man yung papuri at palakpak na natatanggap po natin, it is not for us to gain. Dapat ang maitaas, ang papuri at pasasalamat, ang tatanggap lagi ay walang iba kundi ang Diyos. Ano niyo po? Because He, yung taong, sabi ng Panginoon, He that speaketh of Himself, seeketh His own glory. We are not here to please our own selves. Naunuhan niyo po yan? Kaya kapatid, isipin po natin, kung ano man yung ating natututunan, ano po, ito lang po ay tulong sa atin. Kaya ang encouragement ko po sa inyo, pag meron kayong natutunan doktrina, huwag kayong maghanap ng kadibati ninyo. Ang salita ng Diyos, hindi po ito pinagdidibatihan. Tayo po mga Baptist, kapatid, ano po, we do not provoke a debate. Si tayo mga Baptist, kapatid, tahimik lang po tayo, pero pag pinabok tayo, diyan tayo lalaban. Ang marami kasi mga Baptist, oh niya, kaya laban ta, debate ta. Akala mo namang kabisado lahat ng mga doktrina, yun ang doktrina ng salvation eh, pumapaltos pa. Oh, kaya it is not for us, kapatid, na mag-gain tayo ng maraming kaalaman at mamaya pupuntan ko yung kapitbahay namin na yun.
yun yung laging naghahamon sa akin. Ay, hindi mo ba alam kapatid, pinag-aaralan ka rin, pinaghahandaan ka? Oh, kaya pinakamaganda, mag-ipon tayo kapatid. Para ano? Sa ikatatapang ng ating pananampalataya. Kasi ang tapang dito kapatid, hindi sa magaling tayong debate. Ang tapang dito kapatid, ay pag may nakita kang isang tao na ano, alam mo makasalanan at walang katiyakan ng tao, diyan ka umaatra sa sobrang tapang mo. Diyan mo i-apply ngayon yung tapang mo. See? Pag nakita mo kapatid na may necktie at may hawak na ganito, may hawak siyang magandang cellphone at lumabas sa magandang sasakyan, malalapitan mo kaya? Ha? At sasabihin mo, sir, magandang hapon po sa inyo. Ako po si ganito. Magandang hapon po, sir. Pwede ko po ba mabahala kayo sa dali? Bakit? Ano na naman yan? Ako po si ganito. Ako po ay member ng Christian Bible Baptist Church. Nais ko lamang po magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Okay lang po ba, sir, na bago ko ibigay sa inyo, ipapaliwanag ko sa dali? Pero pag nakita natin na maganda yung sasakyan, huwag yan, yung bata hanapin natin. Na agbiro kay tubing. Oh, ito elementary lang to, madaling pasundin to. Ang tapang kapatid, hindi sa pakikipagdebate, ang tapang natin kapatid, gagamitin natin to sa ano? Tama. Kaya sabi ko, dagdag na kaalaman, dagdag na tapang po 'yan. See, ang labanan kapatid, ang labanan bagamat meron po ngayon mga issues, mga controversies between Baptist versus Baptist. No, ang labanan yun, dalhin natin sa kalsada. Hindi para magsigaw-sigaw, hindi. Para mag-abot ng mga tracks at magbahagi ng salita ng Diyos sa mga taong wala pang katiyakan ng kaligtasan. Yun ang totoong tapang. Amen. O, nauunawaan ko naman po yung iba. Nagsimula tayo lahat kapatid sa bata. Pero hindi habang buhay ang sisiran mo, bata. Kasi, pastor, di ba narinig ko siyo? Nagsimula ka sa bata? Oo, nagsimula ako sa bata. Wala namang problema po yun eh. See, bakit yung matanda, wala bang kaluluwa? May kaluluwa naman po yun ah. Eh, bakit tayo mong lapitan? Kasi teacher eh. Eh, no, yung teacher. Oo. Oh. Yung kaluluwa ba ng teacher, iba sa grade 1? Di ba? See? Malalaman mo na tama yung doktrina mo kung tama ang practice mo. Buhay na po natin, tayo po kapatid, buhay na po natin na ano, nangangatok tayo ng bahay, di ba? Kasi ang tawag nga sa atin, mga walang hiya! Eh talaga naman, di ba? Oh, may hiya ka pa ba na ibahagi mo? Hawak-hawak mong katotohanan. Ha? Oh, nahawak-hawak mong katotohanan, maganda po yung suot mo. Mangangatok ka ng bahay, kapatid. Si nakakahiya ba yung mangatok ka ng bahay? Ang mas nakakahiya yung mabilin magtakaw. Dapat yung mga taong mahiya, yung mga magnanakaw. Tayo, kapatid, wala tayong pakay na magnakaw, kundi ang pakay natin, magbahagi tayo ng salita ng Diyos. Yeah, isipin po niya, saan natin dadalhin yung tapang natin na to? Doon po sa pangangatok, pagbabahagi natin ng salita ng Diyos sa mga tao. See? Kapatid, pag yan ay nangyari, tignan niyo po, sino ang kumukuha ng glory? It's not us, di ba? Kundi ano, ang sabi ni Biblia, 99% ng population ng langit ay natutuwa dahil sa isang kaluluwa na nunbalik sa Panginoon. Kaya bilang isang soul winner, kapatid, wala tayong pwedeng pagmalaki. Kasangkapan lang po tayo para ang tao makakilala sa Panginoon. Guess po ninyo? Oh, so he did not speak of himself, kapatid. And also, tayo po, let's not speak of our own selves. Yan ang sabi ko sa inyo, ilang taong ba ang nakarecord sa Panginoon? Abay, tatlo't kalahati lang yan, ha? Oh, isipin niyo po kung ang Panginoon ay simpleng tao lang, papansin ba ng Diyos yan? Tignan po ninyo, baka anyo maniwala sa akin eh. Hanapin natin ito. Ah. I think nasa Psalms chapter number 90 po ito. Tingnan natin kung andito. Kung tatama tayo sa hula-hula natin, kapatid. Yun. Chapter number 90. Verse number 4. Mm.
Ano sabi ng Bible po diyan? For a thousand years in thy sight are but as yesterday when it is past. Yung 1,000 years na yung kapatid para sa Panginoon, kahapon lang yan. See? Tapos sabihin, Panginoon, ang dami ko nagawa para sa iyo. Saan? Ito, Panginoon, ginawa ko para sa iyo. Kailan? Noon na niyo po? Nagkakaintindihan po ba tayo? See? So, ang kailangan po natin, kapatid, mag-ipon tayo ng mag-ipon ng kaalaman tungkol sa Diyos. Pagkat dagdag na kaalaman, dagdag na tapang, at dadalhin po natin yung kapatid sa ano, tamang trabaho. Now, you know, ano po yung main thing ng church? The main thing of the church is what? Soul winning. See? Soul winning. Number two, madali lang po tayo, kapatid. Number two, so tuloy po natin, verse number 18, he that speaketh of himself, seeketh his own glory, but he that seeketh his glory. Ito naman, kapatid, kabaliktaran. Ano po? So, ang Panginoong Hesus Kristo was actually seeking the glory of the one that sent him. Okay? Ngayon, ang sabi ng Biblia ay ito. But he that seeketh his glory that sent him, the same is true and no unrighteousness in him. Ano pong ibig pong sabihin ito, kapatid? Unang-una, bakit niya sinabi yung glory ng Panginoon? Pagkat ang glory ng Panginoon is always perfect. Ang persona ng Panginoon, perfect. Walang labis, walang kulang. Kung ang Diyos pwedeng dagdagan, abay hindi siya perfecto. Kung ang Diyos makukulangan, abay hindi po siya perfecto. Naunawa niyo po yan? Kapatid, hindi lang po ang persona ng Panginoon ang perfect. Maging ang kanyang salita ay perfect. See, kaya nga po kapatid, walang unrighteousness sa persona ng Panginoon. There is no also unrighteousness sa salita ng Diyos. See? So therefore kapatid, kung tayo po ay maglilingkod sa Panginoon, nakagaya po ng paglilingkod ng Panginoon, ang unang-una ay nahanapin po natin o ang sisik po natin ay yung glory ng Diyos. It's not our own glory. Hello? O lagi naman natin na pag-uusapan ito, kapatid, lagi niyong narinig sa akin, ano po, na sino mang tao na very much willing na sumunod sa Panginoon, kasi ang sabi niya, ano po, daily we should what? Pick up our cross and follow Him. Dalawang command po yan. First is to pick up the cross. Pangalawa, yamang binuhat mo na yung iyong cross, abay sumunod ka na. Okay? Bakit na kinukuman po? Because He Himself picked up His cross. Nagbuhat din siya ng kanyang cross eh, kapatid eh. Naunawa niyo po? At what? Sumunod po siya sa Diyos Ama. Ay, nako. Philippians chapter number 2. Tignan po natin po ito. Maganda po ito. Philippians chapter number 2. Diyan na kayo. Verse number 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man. Verse number 8, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Kapatid, alam niyo naman po, tinuro ko na sa inyo, ang pagbubuhat ng cross, kahiya-hiya. Kaya nga kapatid, eto po yan eh, bihira po ngayon ang mga Baptist nagpapakilala. Amen! Oh, sasabihin natin yon. Ano ka? Baptist. See? Kung talagang Baptist tayo kapatid, hindi lang po dapat sa salita, maging sa ating kilos at sa gawa. Kasi kapatid, kung tama ang iyong doktrina, tama ang pananalita mo. Kung tama ang doktrina, tama rin po yung practice mo. So everything is you, in everything in you na pinapakilala mong Baptist, dapat makita rito. Pero bakit kapatid? Eto po yan.
Bakit pagdating po sa pagbubuhat ng cross, sa pagpapakilala po natin na tayo isang anak ng Diyos o ng isang Kristiyano, nahihiya na po tayo. See, pagbubuhat pa lang ng cross po yan eh. Eh, how much more kapatid, yung pagsunod natin sa Panginoong Hesukristo? Marami na pong nawawala sa pag-uusap na ano, pagsunod sa Panginoon. Hello? Bakit pagdating kapatid sa, kung tawagin natin, pagdating po sa ibang larangan ng buhay ng isang tao, ano po, hindi po yung buhay ng Kristiyano, eh, pambira kapatid, sugod ka agad tayo. Amen. Parang ganito eh, bago tayo nakakilala sa Panginoon, yayain tayo sa inuman, hapa, pambira. Sige, sumarunuak! Apo, paspas. Di ba? Ang bilis natin kapatid, pag ganyan ba ang eksena? Amen? Pero bakit pagdating nun, yung Kristiyano po natin, na sinabi natin, kapatid, meron tayong na-schedule na soul winning sa Friday, tignan ninyo kung sino pupunta. Tatlo lang. Nagkakahiyaan pa yun ha. Oh, nauunuan po ba natin anong meron tayo ngayon? So hindi kita yung doktrina natin kasi bakit meron pang lugar ng hiya sa buhay po natin? Nakukuha niyo po? Nasasanay ako, ninawakan to eh. Nakukuha niyo po? So hindi po kapatid, kita sa ating practice. And then sasabihin natin, alam mo, ang dami naming doktrina sa simbahan namin. Eh bakit sa isang practice pa lang, sumasimpleng na po tayo? Amen. Ano, tagal-tagalan pa natin dito? Oh. Kaya kapatid, eto po, tignin po ang Panginoon. Sabi niya, balik po tayo dun sa ano, sa Book of John. Now, ang sabi ng Panginoon dito sa verse number 19. Okay? So sabi niya, see the man, he that seeketh his glory, that sent him, the same is true, and no unrighteousness in him. But ang problema, ang verse number 19, ang sabi ng Biblia, did not Moses give you the law? Hindi ba binigyan na kayo ng batas ni Moses? And yet, none of you keepeth the law. You see? Hindi ba meron nang ibinigay sa inyo na dapat ninyong sundin, pero bakit hanggang ngayon hindi pa rin kayo makasunod? At eto pang matindi, bakit nyo ako papatayin? Oh, eto po yan kapatid, sa simpleng ano, sa simpleng pananalita. Bakit pag nag-preach ako tungkol sa mga kasalanan natin, no-offend kayo sa akin? Oh, pangalawa, pag nagpipreach ako tungkol sa katamaran natin, bakit na-offend kayo? Di ba? Oh, pag-usapan natin kapatid, ang katotohanan, nasasaktan tayo eh. Pero ang totoo niyan, kung saan tayo nasasaktan, doon yun yung pangunahin na kailangan po natin. At kung minsan, inaayawan pa natin. Di ba? Lagi natin sasabihin, ayan na naman, o daytama nun, sakman ng daytan. Eh, sino pa ba? Amen? Kasi kapatid, kung iisipin mo na ikaw lang, abay makasarili ka. Dapat ang isipin mo, baka kailangan niya. See? Therefore, kung kailangan niya, kaming dalawa na ang nangangailangan. Amen? Ngayon, palawakin natin kapatid, hindi lang pala kaming dalawa, kundi lahat kami nangangailangan. Kasi yun ang maayos na attitude kapatid. Lahat tayo nangangailangan tayo ng salita ng Diyos. Kasi bakit po yan? Kung wala ang tulong ng Diyos, kung wala ang tulong ng salita ng Diyos, walang maayos na buhay. Sino magsasabi na, Pastor, ako, kita mo naman ako. Kita mo naman ako, Pastor. Ano makikita ko sa'yo? See? Ang makikita ko sa'yo, pareho rin tayo. Ano yan? Kulang pa tayo ng salita ng Diyos. Yan po yung totoo po niyan, kapatid. Kulang pa po tayo ng salita ng Diyos. See?
Kaya nga itong mga taong ito, anong sabi ng Panginoon? Why go ye about to kill me? Bakit nyo ako papatayin? Hindi ba ito na? Akala ko ba alam ninyo ito? See, akala ko ba may memoryado nyo na? Kasi meron kayong nakalagay dito. At the age of 8, tinuturuan na kayo ng syllables, tinuturuan na kayo ng letters. At the age of 5, may tinuturo sa inyo mga words. Pagdating ng 7 ninyo, phrases na tinuturo sa inyo. Pagdating ng age 10, ano na po yan? Verses na. Pagdating ng 11, chapters by chapters na po yan. Pagdating ng 12, pinipresent ka na sa templo as the son of the law. Bakit? Kabisado mo na yung batas. See? Pero bakit? May sinabi lang ako sa inyo, ikagagalit ninyo. Eh yung sinasabi ko naman, hindi galing sa akin yan. Galing sa ama ko yan. Oh. See? So sila kapatid, halatang mali ang doktrina nila. Bakit? Kasi ano, imbis na magpasalamat sila at magpuri sila, nakasama nila para siya ang Panginoong Hesus Kristo. Kasama na po nila eh. Right in front of their very own eyes, kapatid. Kasama nila ang tagapagligtas. Ano yung problema kung bakit ayaw maniwala? Mali ang doktrina. Mali ang doktrina. Kaya po pagdating ng katotohanan, pag hinarap ka ng katotohanan, imbis na tanggapin mo, magagalit ka. That is always the case, kapatid. Pag tayo kinonfront ng katotohanan, nagre-reklamo tayo. Naanuhan niyo po? See? So, ano po ang pinaka solution po ito, kapatid? Ang solution dito, kapatid, mula nung tayo naligtas, tandaan niyo po ito, magsisimula ang tinatawag natin, buhay natin Kristiyano, right after ng salvation po natin. It is not before our salvation. After nung tayo maligtas, yan po magsisimula ang buhay Kristiyano po natin. Amen. At yung pagnanasa po natin sa salita ng Diyos, kapatid, magsisimula dapat po yan nung tayo naligtas. Pero ang tanong, kapatid, ngayon, na matagal na po tayong ligtas, may pagnanasa pa rin po ba tayo sa salita ng Diyos? See? Kaya kapatid, pagdating po sa practice po natin, namamali pa rin po tayo. Bakit? Kulang pa tayo sa salita ng Diyos. Huwag nating sasabihin, kapatid, na ano, uy, punong-puno na ako ng doktrina. Uy, alam ko na yung doktrina na yan. Kung talagang alam mo yung doktrina, dapat yan ay praktisado mo na sa buhay mo. Amen. See? Ngayon, ang tanong dyan, okay, let's not speak, kapatid, yung mga nagtuturo ng mali. Dito lang tayo mag-usap, kapatid. Pag-usapan natin yung kalagayan po natin dito as a member of the church. Let's not conclude, kapatid, na matagal na tayo. See? Huwag natin sabihin na marami na ako na narinig. Ang pag-usapan natin, kapatid, ano ang ginagawa natin para sa Panginoon? Yun ang usapan niyo yun. Kasi, diyan mo makikita, kapatid, na mayroon ka ng tutunan. Amen? See? Hindi yung sasabihin natin na sa isang araw, ay, may na-accomplish siya. Kapatid, tandaan niyo po to. Kung wala ang Diyos sa buhay po natin, yung mga spiritual na bagay na pinag-usapan natin kanina, do you think na maka-accomplish po natin yan? No. Hindi. Abay, simple lang po yung mensahe kayo na umaga, pero marami sablay. Amen. So it is not yung personality natin. Hindi yung personality, but yung ating spirituality. See? The spirituality, yung po ang tinitignan ng Panginoon sa atin. Hindi marami tayong ginawa. See? Yung ginawa ba natin yan, kapatid? Ito ba ay kalooban ng Panginoon? Or gusto mo lang gawin para anong palakpakan tayo ng tao? Hindi po dapat po yan, kapatid. Kahit tinapa po tayo. See, kaya nga laging sinasabi ng pastor po natin, when you preach the word of God, siguraduhin ninyo na hindi kayo ang nitataas. Don't speak of yourself. See, you always speak of God. You always speak of the word of God. Sabi nga, maalala ko si Dr. Green, ano po, sabi niya, when you preach the word of God, you preach beside the cross.
Alam niyo yung kapatid, yung kasabihan niyon, you preach beside the cross. Bakit? Pag nakikita mo na ikaw ang natataas, tumingin ka sa cross, sino ba yung nasa cross? Ay, mas mataas pala yung persona nito kaysa akin. See? But when you preach and putting the cross behind you, kapatid, hindi mo na makikita na meron palang persona mas mataas kaysa sa'yo. It's not about us. It's not about our accomplishment. But it's about God. At yung accomplishment natin, it is God's accomplishment sa buhay natin. Therefore, kapatid, ano po, ang lahat ng glory should go back sa Diyos. Okay? Now, regarding po sa doctrine po natin, bakit ko sinasabing pag tama ang doktrina, tama yung ating pong buhay. Okay? Wala pong perfect na buhay kung walang tamang doktrina. Okay? Hindi ko sinasabi na ano, perfect na tayo dahil sa doktrina natin. Hindi, kapatid. Yung tinatawag na perfect na buhay, yung buhay na nasusunod ang kalooban ng Panginoon. Nakaunawaan niyo po? At yan, kapatid, mangyayari lang po yan sa dalawang bagay. Okay, tapos na po ako. Pagdating po ng kamatayan po natin at pagdating ng tinatawag ng rapture, ano po, that is the completeness. Okay? Bakit po? We are now in a glorified body. Tapos na po yan, kapatid. Okay? Pero while we are here, andito po tayo sa bamulupang ito, hindi pa rin tayo perfect. Tayo pa rin po ay pilit na hinuhubog ng Diyos to conform, okay, with our Savior. Pero yung proseso niyan, kapatid, talagang matagal po yan na proseso. Napansin po ninyo, araw-araw. Kaya dapat hindi in a Sunday basis, it should be on an everyday basis yung paghubog ng Diyos sa buhay po natin. That's why kung wala tayong pagtitipon, kapatid, kaya nga nagpapadala ako sa inyo ng devotion eh. Huwag nyo naman pong ilike, pakibasa nyo naman po. Amen? Basahin ninyo. See? Basahin nyo at namdamin ninyo ano yung mensahe nyo. Hindi nyo ba alam na ito isang devotion ng pastor natin? O kung talaga nagbabasa kayong devotion, isa to din sa devotion. And expound ko lang po yung devotion nyo. Kayo na umaga, another devotion naman po yan. Pag marunong kayo, pag binasa nyo po yung devotion nyo. Devotion lang po yan, kapatid. O bakit? Natutulala kayo. Kasi pag sinend sa inyo, nakita mo lang, nag-send si pastor, uy, like mo na. Basahin niya muna. Namnamin ninyo kung anong laman nun. Amen? At huwag nyo lang pong basahin, kapatid. I-apply natin sa buhay natin. Knowing na ito ay tama, ito yung totoong salita ng Diyos, i-apply natin sa buhay po natin. Amen? Pagkat pag tamang doktrina, magiging tama yung ating pong pamumuhay. Hindi ko sinasabing, kapatid, yung kompleto na o perfecto na. Hindi. Araw-araw po yan na paghubog sa atin. Nagkakaintindihan pa po tayo? Oh. Kaya kung meron akong pinadala sa inyo na devotion, read, basahin niyo po. Namnamin po ninyo. Kung gusto niyo, padalhan ko pa kayo ng Tagalog version yun eh. Oh, may Ilocano version pa po yun. May Bisayan version pa po yun. See? Hindi na po sinulat. Kumbaga, nakatranslate pa po yan sa mga versions na gano'n. See? So, wala nang dahilan, kapatid, para ano, hindi tayo matuto ng salita ng Diyos o ng isang doktrina, ng isang prinsipyo sa isang araw. Amen? Okay. So, uguliin po natin, kapatid, ano po, na ano, ano po yung maitutulong sa akin ng salita ng Diyos na to? Hanapin natin yung kalooban ng Panginoon. Hanapin natin. Always seek. See? Yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Ay, pastor, hindi ko to kailangan ngayon eh. Tandaan mo, balang araw, kakailanganin mo yan. Huwag mo sasabihin na hindi mo kailangan yan yun. Hindi mo lang kailangan yun yun, pero pagdating ng panahon, hanapin mo rin yan. Uy, ano pa rin devotion ni pastor na ano? Yung gano'n, hanapin ko nga. Ang problema na tabunan na. Ang pinakamaganda, aralin, basahin, isa puso, isa pamuhay. Nagkakaintindihan po tayo? Tayo po lahat ay timoy, tapin man lang. Dakila namin Diyos na mapagpala at makapangyarihan sa lahat. Salamat muli sa hapong ito na kami po muli